attention niyo mga kabanuta. Welcome back again dito sa Kapangpangan Tutorial. So today's video, mag-tutorial ulit tayo ng Pangan Dialect. So ang ituturo ko sa inyo mga kabanuta ngayon sa video na to, ay yung madalas na ginagamit ng mga Kapangpangan or yung mga basic. So bago tayo magsimula mga kabanuta, just keep watching. Don't forget to click subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko. And click nyo na rin yung like and paki-hit na rin yung bell button para naman updated kayo sa mga video na gagawin ko mga kabanuta. So bago natin simulan, intro pasok! Sabi natin sa intro natin, magkakapangpangan tutorial ulit tayo sa video na to. O ang ituturo ko sa inyo mga kabanuta ay yung mga basic or pang-araw-araw na ginagamit ng mga kapangpangan. So, magsisimula na tayo sa ating tutorial mga kabanuta. So, number one na tayo mga kabanuta. Ano nga bang kapangpangan ng kamusta ka? Ang kamusta ka sa kapangpangan, wala naman siyang pinagkaiba. Kumbaga, ang pinagkaiba lang niya mga kabanuta ay yung punto nung sasabihin mo. So, kung sa Tagalog, kamusta ka? Sa Kapangpangan, kumusta ka? Diba mga kabanuta, wala naman siyang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang niya yung punto kung paano mo siya babanggitin. So, number two na tayo mga kabanuta. Ang Tagalog nito ay, kumain ka na ba? Sa Kapangpangan naman, mga kabanuta, menga na ka. Diba mga kabanuta, napaka-saglit lang or napaka-easy lang matutunan yung mga basic na ginagamit ng mga Kapangpangan. So, number 3 na tayo mga kabanuta. So, ang number 3 natin mga kabanuta, saan ka nagpunta? Saan ka nagpunta sa Kapangpangan? No ka rin kaminta. Ano mga kabanuta? Napakasaglit, ba? Diba? So, number 4 na tayo. So, number 4 natin, saan ka galing? So, sa number 4 natin, mga kabanuta, saan ka galing? Kung sa Tagalog, saan ka galing? Sa Kapangpangan naman, no ka rin kabat. Mga kabanuta, napakadali lang matutunan ng mga Kapangpangan dialect. Hindi naman kasi siya malayo sa sinasabi ng Tagalog. Diba? Minsan merong mga iba lang ang spelling. For example, O, mapapalitan ng U, ganun. Kasi nga yung punto. Diba? So, number 5 na tayo mga kabanuta. So, number 5 natin mga kabanuta, gutom na ako. Kung sa Tagalog, gutom na ako, sa Kapangpangan naman, maranok na ako. Ano mga kabanuta? Nakuha nyo ba? Di ba napakadali? Sa mga Kapangpangan na viewers natin, kung may mali sa mga tutorial ko, din sa comment box natin, para naman ma-correct nyo or maitama, di ba? Sa number 6 naman, anong ulam? Kung sa Tagalog, anong ulam? Sa Kapangpangan, nanong ulam. O, diba, wala namang pinagkaiba yung sa ulam, ulam pa din naman. Ang pinagkaiba lang, yung tanong na ano. Sa Kapangpangan kasi, yung tanong na ano, nano. So, next na tayo mga kabanuta. So, ito, naririnig nyo naman siguro to, nagkaroon pa nga to ng kanta mga kabanuta eh. So, ang kasunod nating words or basic na words mga kabanuta. Number 7 natin mga kabanuta, napaka-easy at alam ko narinig nyo na to sa kanta. Ginawan to ng kanta ng isang siguro Kapangpangan yung singer na yon. So, ang susunod na words natin mga kabanuta or ang susunod na salita natin ay mahal kita. Sa Tagalog ay mahal kita.
Pero sa kapangpangan, kaluguran da ka. Diba mga kabanuta, merong nitong kanta eh. Kung narinig nyo na siya. Diba yung ojo kaluguran da ka. Diba? Ang ibig sabihin nun, mahal kita. So, next na tayo mga kabanuta. Number 8. Kung meron tayo kaninang mahal kita, itong next word natin, or next na salita natin, dito sa number 8, hindi kita mahal. Diba? Mahal kita, tapos hindi kita mahal. So, ang kapangpangan ng hindi kita mahal, mga kabanuta, ali daka kaluguran. So, kumbaga dun sa kapangpangan na ali daka kaluguran, dinagdagan lang siya ng ali. Kasi sa Tagalog, hindi. Sa kapangpangan, ali. So, ali daka kaluguran. Diba mga kabanuta? So, next na tayo mga kabanuta. So, dito sa number 9 natin mga kabanuta ay nasaan ka na? Sa Tagalog, nasaan ka na? Sa kapangpangan, no ka rin na ka. Napakadali mga kabanuta. Sisiw lang, ba? Diba? So, mabilis lang yung matututunan ito mga kabanuta. So, pagka meron kayong kausap ng mga kapangpangan, hindi na nila kayo ibebenta. Ba? Diba? Sabi kasi nila mga kabanuta, pagka nag-uusap daw ang mga kapangpangan, ay, binebenta na ako ng mga yan, ganyan. So, sa tutorial natin, marami na kayong natutunan, hindi na kayo mabebenta mga kabanuta. So, dito tayo sa last na words natin, or sa last na salita mga kabanuta. Number 10. Ang number 10 natin, ang baho mo. So, alam naman natin ang ibig sabihin nun, mga kabanuta, di ba? Baka hindi naliligo, kaya mabaho. Joke lang. Ang Tagalog, sa Tagalog, ang baho mo. Sa kapangpangan naman, kabulok mo. Ang bulok-bulok mo. Kumbaga sa, uy, yung kutod mo, ang baho. Sa kapangpangan naman, ikablok mo, atot. Di ba nakakatawa yung mga salita ng mga kapangpangan or yung dialectong kapangpangan? Pero, napakadali lang nilang matutunan mga kabanuta. So, kung gusto niyo pang matutunan or kung gusto niyo pa na mag-tutorial pa ako ng mga basic na kapangpangan words, i-comment niyo lang sa comment box natin mga kabanuta at gagawa ulit tayo ng video. Sana marami kayong natutunan sa video natin today mga kabanuta. Sa susunod ulit nating mga pag-tutorial, kahit na ba mga simpleng basic or mga simpleng mga salita lang ay maituro ko sa inyo mga kabanuta. Sana huwag kayong magsawa mga kabanuta. Thank you for watching. See you next video.